Fresh na fresh na sabaw. Galing sa lawa ng Taal. Gandang tingnan, oh. Yan sila. Ganduli. Yan. Ang dami. Nalaki ba? At hindi po naubos yung ayungin. Naubos nga natin. Good morning mga kautol at welcome back na lang po sa aking YouTube channel. At ang oras po natin ngayon mga kautol ay alas 8:03 na po ng umaga. So araw na po ng Linggo at pitsa 2 na po ng Oktubre mga kautol, no? So ngayong umaga po mga kautol ay uwi po muna ako ng Lipa. Yun mga kautol, so paakyat na nga po ako dun sa may kalsada. Yan. Tara na. At dadaan pa tayo kay Paring Kanoy. Dahil idadaan ko po yung kanyang icebox doon, yung nilagyan ng isda kahapon. Alright. Ayan. So, right. So, yun po pala mga kautol, no? Doon po sa ating mga minamahal na mga subscribers. Ay sana naman po iwag po kayong mag-away-away po sa sa tawag nito. Comment section, ano, tungkol kay Paring Richard. Kasi naman po ay si Paring Richard ay nasa Buruyas na po siya ngayon. No, sumama po sa ating idol Japper Sniper. Yan, at panoorin niyo na lang po, no, sa kanyang mga vlog kung ano pong dahilan kung bakit hindi pa po siya nakakabalik dito sa Tamayo mga kautol. Yan. Di ba? Para malaman po ninyo. Ay, ito pala yung dahilan kung bakit hindi nakabalik si ano, si Rigondox. Dahil yung nga po nung nakaraan, kasi inoperahan po yung kanyang pamangkin. At parang nagpapagawa rin po yata siya ng kanilang bahay mismo doon sa may Bukana mga kautol. Yun, so nandito na nga po ako ngayon sa motor ni Utol. At ako'y bagahin na po mga kautol. Let's go. Gaya na tayo. Alright. Alright. So, kakaliwanag po tayo dito mga kausol. Dito tayo dadaan. Kautol ay wala po kaming trabaho. So, syempre kailangan ko rin bigyan ng panahon yung ating pamilya, no? Dahil ano rin po kasi mga kautol, si Mrs. ay tinatrangkaso. Kaya bibisitahin ko rin po siya doon. At so, dito na po tayo sa may Canyon Woods. Ito po yung Canyon Woods. Let's go. So yan mga kautol, at kitang kita na po natin ang kagandahan, no? Wow. Napakaaliwalas ngayong umaga. So yan, nagumusok. Umusok pa rin ang buntang Taal. Alright. Woohoo!
yan mga kautol. At nandito na nga po tayo ngayon sa may bayan po ng Laurel. Tayo sa bayan ng Laurel. Malapit na tayo kila Paring Kanoy. So magkano na lang ako mamaya mga kautol, sa tanawan ako ulusot. So, didiretso na ako doon sa may tawag ito, may bodega nila Paring Kanoy. Ayos. Woohoo! Lapit lang naman ang bodega niya. Kaya ba? Ah, hello. sabi ni Mare, kaano mo lang daw eh, kababa mo lang din eh. So yun mga kautol, at nandito na nga po ako kila Paring Kanoy, no? So ang oras po natin ay alas 9:19 na po ng umaga.
Nasparin ka na yun. Ay mga kautol dyan, good morning po sa inyong lahat dyan. Yan, so pupunta tayo dun sa yung ano pre? Sa may floating. Ano, mag-harvest kayo ngayon? Hindi, itataas lang natin yung Skylab. Skylab. Yan, so inaantay lang po namin yung pamangkin tsaka yung anak ni Paring Kanoy at pupunta na kami doon. Doon sa kanyang floating. So yan daw po yung panghuli ng Malipoto Talakitok. Malipoto Talakitok. Dito lang yan pre. Matataba ng Talakitok dito. Palibasa sila ang hari dito. Ang daming pagkain. Kaya ang tataba nila, lalapan na rin. Yung payat na payat sa dagat alat ng Talakitok nila. Payat. Dito ang tataba. 800 ang kilo dito, 700. Grab, mas mahal pala yung ano na yan. Mahal dito. Ganyang isda. Dito ang mahal kasi Malipoto. Sarap lang Malipoto dito. Ganda dito mga kautol. So, high tide ngayon. Ano, tumataas? May high tide lang pala dito pero pag high tide lang dito pagka bagyo. Pababa din yung pababa. Nung undo iabot yung tubig. Dito? Grabe no. Oh, nakisilong muna kami dito. Malaking puno ng akasya. Yan. Usok pa ang bunta, no? Ayan nga eh. Nung isang araw, lakas ang usok niya. So yan mga kautol, ang oras po natin ay alas 10:18 na po ng umaga. So yun, sasakay na po kami dito sa bangka ni Paring Kanoy at pupunta na po kami doon sa may kanyang floating. No, titingnan natin kung paano ang pag-harvest ni Paring Kanoy ng kanya doon sa ano pala, sa may Skylab. Titingnan natin. Ta. Sayaw-sayaw. Walang katig. Basta yung magbaliskad. Ang taas ng tubig oh. May ano rin pala dito, nag ano din, tawag nito? May high tide. Pag malakas lang talagang ulan pre, ano? Kasi wala namang lusutan ito, di ba? Dagat. Ay, lusutan pa rin ito? Oh, talaga? Pero panay naman ng Agos na ito pagka sa dagat, panay palabas. Ay, may lusutan pala ito papunta ng sanga to pre? Limiri. Limiri? Okay. Tara. Woohoo! Tara, samahan nyo kami. So yun nga po, si Paring Edwin, si Kuya Edwin TV ay pupunta rin po siya dito mamaya, no? Sila Utol Kapanalik tsaka si Kadedet, meron po kasi silang gagawin na ngayon yung tawag, yung pinag-exercise ni Utol Kapanalik. So we will tingin ni Kadedet yun. Medyo malakas ang alon. So ang ganda ng panahon ngayon mga kautol no. Yang area na yung pre-tanawan na no. Tapos dito balite. Ayan na mahabang buhangin. Ano tawag pre? Mahabang buhangin. Mahabang buhangin. Ikot yan na balite. Doon lumang lipa yung naroon. Ayan makulot. Ah itong pinakamataas. Nabalitaan mo ba yung ano dyan pre dati? Yung may babae yata nahulog dyan di ba? Oo. Yan dyan sa may, yan sa pinakatuktok ng ano mo pala. Yan talaga? Nakita, nakita ka yun? Parang hindi, yata. Why, nahulog lang dyan. Dagat. Oh, kita mo, layo nun. Yan. Ano yung dagat natin? Ito pre? Ano ba yung ano mo pre? Ha? Yung iyong ako. Doon, bukod yun. Ah, doon pala sa kabila pa yun. Ay, sa inyo pa pala ito dito pare? Ha? I see. Doon, yun, so nandito na tayo. Yan. Kukunin lang nila yung iyo.
lagayan ng kuhan. Magpapatuka pa pala. Yan, so magpapakain muna si Paring Kanoy ng kanyang mga alaga. Ang dami ng mga kautok, oh. Kita ka pa rin tayos. Dati pa tayo. Kailangan natin magdahan-dahan. At malumot. Wow! Oh, magpapakita, no? Ayos! Wow, ganda. Sa inyo pa pala ito, pre. Akala ko kung yun lang. Ang dami, oh. Nalipat mo dito. Fit-fit to, kumpanya. Ha? Sa kumpanya. Ah, sa kumpanya ito? Ah, ito, Fit-mix. Ay, anong ano nyo dito, pre, hati? Hati. Ganda mga kautol, eh. So, mga ilang buwan na ito, pare? Kung ano ito, narbisa na to. Ah, narbisa na. Marami ka ito. Oh. Ang gandang tingnan, oh. Ay, di. Oh, nakita ko nga dun sa vlog mo, eh. Dumadaan lang sila sa ilalim, ano? Yung mga isang ano, kandule. Kasi paborito yun ng kumpare natin, eh. Paring Kadede. Ah, shoutout kay Paring Kadede. Mga huli tayo ng ano dito, ng kandule. Grabe. Mga ilang ano kaya to, pre? Tinulada. Uy, may daga. Grabe, oh. Buruyabuyag sa mga alaga ni Paring Kanoy. Itong butas lang nito ang ano nila, pre. Ah, ayos ano. Yan, so tuloy-tuloy lang po sa pagpakain si Paring Kanoy ng kanyang mga alaga. Grabe, dami mga kautol, nakakatuwang tingnan, no. Tapos, yun nga yung mga kanduli, isdang kanduli, ang dami sa ilalim, oh. So nung nakaraan, pinapanood ko kasi yung vlog ni Paring Kanoy. Talagang, oh, nakita ko na sa personal, oh. Diyan sila, oh. Dami, oh. Dami, yan, yan. Yan. Ay, may, ano din, may tilapia. Ay, ano yun, pre, diba? Lapu-lapu. Lapu-lapu yun? Ah, ayun mo, mga kautol, oh. Parang pati. Oh, laki. Ang laki ng kanduli. Ayun, oh. Dami. Ayun, oh, parang ano. Ang ganda rin ng isda na yun, oh. Ay, ang dami. Oh, ang dami. Ako po. Yan ang isdang kandule na masarap gataan. Na pwede rin siyang isigang mo sa bayabas. Yun, oh. Yun, may ano rin. Yung red tilapia, pre. May nakita rin ako, red tilapia. Talagang walang gutom pala dito, mga kautol. Dito sa ano ni Paring Kanoy, mamingwit ka lang dito. Ang daming... Ayan, dumami na rin. Dami, oh. Ang tuwa rin sila, eh. Ayan. Andito na yan yung sundo. Ang dami. Ito na yan, dami, oh. Oh, yun na. Yun sila. Ganduli. Yan. Ang dami. Ganduli yan, mga kautol. Ang dami, oh. Eh, ito na ba? Ito din namin sila. Inaano dyan. Kaya nga, eh. Ayan, ang dami. Kaso lang, ingat lang tayo. Baka matipo tayo. Naku po. Ayan, akit ka minsan dito sa pansa. Hmm? Ayan, o. Tinan mo. Makit ka naman isa. Ang dami, ang dami, oh. Hmm? Nako po. Ano, pre? Ano, natutulog tayo. Doon sa kabila. Alright. Ah, sakay na naman tayo dito. So, lilipat kami doon sa kabila. Ano pala yun, pre? Tigis ang sako bawat butas. Araw-araw yan? Dalawa, apat yan. Apat na sako. Kulang namin patuka. Natuka yan ang walong. Ba, walong sako? Ang dami. Tara.
So lilipat na tayo doon sa may ano mo, kubo. Ah, doon sa may Skylab. Tara. At parating na pala yung buyer ni Paring Kanoy. So titingnan natin yung pagbulwas ng kanyang Skylab. So yan mga kautol, at lilipat na po kami doon sa kabila. Saan ba tayo pre? Ha? Saan doon na? O dito? Dito. Ah. Mabubulwas lang namin doon. Ah, ganun ba? So itong bubulwasin dito? Pero ito pre, wala na yan. Ha? Wala na yung isda itong isang to. Isda yan, talo. Ah, meron pa rin? Panghuli yan, panghuli. Trap. Ay, trap lang pala ito. Trap natin ang set line natin. Wow. Wow. So panoorin nyo na lang po no, sa vlog ni Paring Kanoy yung pag-ano niya dun sa ilalim. Oh, ito na tayo. Doi, salam toy. Ha? Tara, tara. Medyo natakot kasi ako dito, walang ano eh. Pero sabi naman ni Paring Kanoy, hindi naman siya basta-basta tumatawag itong kanyang bangka. Alright. Yan. So yun nga po mga kautol, nandito na nga po kami sa may fish cage na pagbubulwasan ni Paring Kanoy, ano? So itinatali lang po yung kanyang bangka. Ang dami mga ano doon, no? Ibon, tagak. So doon nagpapatuka rin ng kanyang mga alagang tilapia. Daol! Gusto mo kang daole? Kaduli. Yan. So panoorin nyo po sa vlog ni Paring Kanoy yung kanyang pagsisil dyan. Yan. Tara. Ganda. So ilang butas to? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim to to? Balip. Ha? Ah, walang laman yung isa. So yan ang mga kautol. Ah, ang dami. Ang daming red tilapia, oh. Tsaka yung nil. Ayan. Kunti pa lang laman na rin. Kunti pa lang ito pre, ha? Lahat marami. Ah, meron pa ka dito, may iyugan pa to. Wala na, hindi na makuha. Thank you.
Yun, so titimbangin na, no? Yung mga napiling mga tilapia ang nabibilihin nila kuya Kuya Luis. Titingnan natin kung ilang kilo ang abutin niya. So, 29 na lang pare? Oo. Alright. Balik na tayo sa bangka. Saka ito pare, ulog na naman ulit. Yan pala yung pinaka ano niya pre trap. Papasok siya dito dahil sila papasok. Tapos may pahin yun. Doon nilalagay yung pahin. Pag kumumba sila dito yung lambat istakan niya nakagayang parang kalambo. Doon sila papasok. Kaya hindi na sila makakapalik gawan nito. Yan pala. Ngayon tatangan na natin. Boy, tatangan na natin ito boy. May sayang rin to. Baka mamatay pre. Are? Yan, so ibabalik na naman ulit yung fishnet. Ay, ito ibabalik na naman doon. Tara, tulungan kita. Op. Hirap din, no? Hirap din. Lalo na pag marami ito, ano? Ganun, nahirap pa kami din. Naka 600 kilos yata. Grabe. Mayroon pag ikaw. Kalungis. Kalungis lang. Kalungis na talaga. Doon malaki doon eh. Malaki yun. Yung doon sa kabila. Palang ano nun. Ito kasi tiyempa to pag ano bagyo. Ang daming pumapasok no. Hila. Tara, hila. Yun. So, kailangan talaga pag tawag nito, pag maraming harvestin, kailangan marami rin ang tao, no? Yan. Tara. So yan pala yung pinaka sa itaas na ano, yung pinapasokan ng isda. Para lumubog yung ilalim niya. Parang eksperto eh. Ayun ang buya niya. Tsaka yun. Ito pa to no. Ito, buya niya rin to. Para bumaba yung net. So nilalagyan na po ng ano yung pampabigat no, para dumiretso siya pag nasa lalim. Tinulada ganon. Siyempre kailangan rin po yung maraming tao na tutulong po sa pagbuluwas.
Okay na yun to. Tara na. Oh, tara na. Let's go. Tara, pupunta na po kami dun sa isang ano, fish cage ni Paring Kanoy, dun sa May Kubo. Doon sa pinuntahan po namin nung nakaraan nung kasama ko si ano, si Utol Kapanalig. Tara na, at lilipat na po kami doon sa kabilang fish cage ni Paring Kanoy, doon sa kanyang kubo. So ito na po yung isda ngayuni, no, nakautol, no. At syempre sinamahan namin nung tilapia, no, at yan po yung gagawin natin, iihaw po natin doon. Tingnan natin yung kanyang alaga ditong ano, alagang pato. baka madali ang paa. Sabi ni Paring Kanoy dito, nakikita ko sa kanyang vlog, oh. Nakita ko sa inyo, mga kautol. Wow, may dalawang linggo na yan. Oh, ano kinakain niyo to dito? Laki. Oh. Laki, mga kautol, oh. Oh. So, ayon kay Paring Kanoy, ibibilhan niya daw po nung ano, yung inahin. Yan. Ito na yung ibang alaga ni Paring Kanoy, maliliit pa. So pre, nung nakaraan pumunta kami dito, na-harvest na yon. Hindi pa, pinalit na doon, nilipat doon. Ah, nilipat? Bago na uli yan, no? Panibago na naman pala ito, maliliit pa siya, yun. Oh. Ah, malalaki na yung ano, nung pumunta kami dito. Lumiit na eh. Ay, si pinalit lang pala. Oh. Lilit pa siya, mga kautol. Yan. Lilit pa siya, Paring Kanoy. Ayungin. Oh. Malaki ng tilapia. So, iawin yung tilapia. Yan, ang lalaki ng tilapia. Okay, ka brush up. Oo, oh, tatay ka brush up. Lalaki ng ayungin, oh. Yan. So, magpapahinga po muna kami dito, mga kautol. So, meron po kami pagkain dala. So, magmemeryenda po muna kami. Magpapakain muna yung mga bata ng tilapia. Pagkatapos niya, ibabalik na daw po kami dun sa bahay nila, Paring Kanoy. Ipapakita ko rin po sa inyo dito, mga kautol. Oy! Yung sako! Sayang yung sako. So, kailangan talaga dito, mga kautol, dandahan ka lang kasi malumot na, oh. Nadulas ka, naka po. Yes, Paring Kanoy. Nung nakaraan, pre, ano na pala to, no? Napalitan na. Ah, ito na yun, no? Pumunta kami dito. Ay,
ito na pala yun. Dami mga kautol. Pero mas malalaki na yung doon sa kabila. Doon sa may pinuntahan namin kanina. Ito maliliit pa rin, oh. Yan, dalawang yung malalaki na yun. Harvest na naman sparing gano'n sa 20. Ano to pre, bukod sa net na to, mayroon pang doble to sa ilalim? Wala, wala na. Dami. Dami. Lalaki na. Ito na pala yung nung pumunta kami dito nung nakaraan. Ito yung kasabayan na to. Ganyan nga kalalaki pa nung pumunta po pala kami dito, yung kasama namin si ano, Utol Kapanalig, si Parang Richard, si Kadedet, Tatay Cesar. Ganyan pa siya, oh, ito malalaki na. Isang buwan lang, dami, oh. At yun na nga po mga kautol, at bumalik po kami dito sa Pangpang dahil sinundo po namin si Paring Edwin at yung kanyang anak. Like na to eh. Siyempre kasama namin si Paring Kanoy. At sa ngayon po, ibabalik na po kami dun sa Laot ulit. Ano? Dahil nandito na nga po yung dalang pagkain ni Paring Kanoy. Yung kanin. Ng, ito. Yung, magsisigang tayo. At magsisigang ng ayungin. Yes. Yan. Kadahin natin. Eh pare, ako na magdadala ng isa. Tara, let's go. Okay. Tara na! Tayo. Nakita ko naman na mandini pala yun. At yun na nga po mga kautol, at nakabalik na nga po kami dito sa may kubo ni Paring Kanoy. So yung kanyang anak at yung kanyang pamangkin ay pabalik po dun sa Pangpang ulit, no? Kasi meron po silang kukunin. So ngayon ayan si Paring Kanoy at nakuha niya yung isdang ayungin kasi isisigang. So first time kong makatikim note nitong ano mga kautol, no? Sinigang na isdang ayungin. Yan. Ang lalaki ng ano, oh. Ayungin mga kautol, oh. So mas mahal pang kilo nito pre sa ano, no? Sa bangos. 450. Grabe, mahal pala ng bangos. Yun na nga po mga kautol, at nire-ready na ni Paring Kanoy no, yung aming paglulutuan ng sinigang na ayungin. So ito na po, iniinit na tubig. Yan, siyempre meron na po regalo yan. Sibuyas, kamatis, at merong bawang, oh. Ito malasang sabaw, oh. Masarap na sabaw, oh. Fresh na fresh. Ang galing po dito sa Lawa ng Taal mga kautol. O diba, baka hindi na tayo maglalagay ng ano dyan, asin mamaya. May ano na rin yan, pre. Magic sarap, ano? Ayan, ayan po, oh. Ito yung nilinisan ni Paring Kanoy. Pang raketa yan. Raketa yan. Raketa nga to. Yan, tumulo na nga po. Wow! Fresh na sabaw. Galing sa Lawa ng Taal. Sarap niyan. Napakatapos yan mamaya mga kautol, no? Kami mag-iaw pa ng dalawang perasong tilapia. Dalawa lang yung para makatakim si, ano, si Paring Edwin, sila yung kanyang anak. Ayan. Diba? Lakas na nga po, eh. Oh, lakas rin ng alon. Ito yung naisa, pinipahan. Pre, mupo ka. Hindi, kulang yung ano, pamasahe. Hindi ka sa loob. Grabe, talas na natin mga kautol. So, time check lang po tayo. Alauna, 14 na po ng hapon. Ayun, malaki naman ito. Sinigang na ayungin. Paring Kanoy. Ano, kalakasan yung alon ngayon dito mga kautol, no? Kita nyo naman, namumuti ang lawa. Yan, so luto na nga po yung sinigang na ayungin mga kautol, no? Tingnan nyo, oh. Wow! Diba? So titikman na po natin yung sinigang.
para makatikim rin si parang ito at saka yung kanyang anak. Fresh na tilapia. Tara mo naman ang lalaki, oh. Tara, kain na na! Kain na, okay! Kain na na! Wow! Buksan na natin, oh eh! Ito yung standard. Napatayon yun. Okay. Amin! Ika na si Axel. I can manage. Okay. Ayan! At yun nga po mga kautol, so nakatapos na nga po kaming kumain at hindi po naubos yung ayungin. Naubos nga natin. So, dalawang piraso lang tilapia na inihaw, pero hindi naubos pare, ano? Ibig sabihin, mas masarap talaga ayungin. So, ang sabi nga daw po ni Paring Kanoy, mga kautol, itong ayungin, basta wag lang palagi, no, ang kumain, kasi nakakaibla daw ito. Nakaibla nga yun, pare. Hindi naman. Walang pera, nakaibla. Oo nga, kasi mahal ng kilo. Apat na daan. Grabe. Kaya kita nyo naman po, sa dami nung kanina, oh, binanata namin ni Paring Edwin. Ang sarap naman kasi. So magpapahinga lang po kami ng konti mga kautol at uwi na rin po kami dun sa kapila. Siyempre ano oras na, mag-alas-dos na yata po rin. Mag-alas-dos pa na. At siyempre uwi pa po kami ng Lipa. Kaya maraming salamat kay Paring Kanoy. Saan? Magpapakain? Magpapatuka? Sige! Para maka-vlog siya, no? Parang Edwin. Okay, tamo pare. Ang lapit-lapit lang ng pinaghuhugasan, di ba? Di ba? Ang dali lang maghugas. Wala nang sabon-sabon. Ano ba yung mga bata? May pinapatungan? Kawayan na? Dali, blue way. Nakapundo dito pa rin. Sandaan sa akong bongin niya. Sandaan sa akong bongin doon. Ah, doon yan nakaano pa rin? Oo, doon sa lampas ko sa taong yun. May nakaano siya doon? Dali. Ilalim. Sandaan sa akong bongin. Atoy, maligo ka? Paturo ko kay papa mo. Apat na rin natin sa akin. Ayan o, 420. 420? Grabe ano. Ayan ang ginawa kong, ay, 440. So bawat sulok pala, pre, meron siyang pampabigat doon sa dulo. 120 sa akong buhangin. Doon sa kabila, 120. Dito, ganun din. Tatandaan lang dito dahil mas malakas ang kabagat doon eh. Kamihan lang ito eh. Yun ang mahina, yung ganyan. Kabagat kasi malakas dito. Yung doon galing? Oo. At yun na nga po mga kautol, so time check po tayo, alas 2 na po ng hapon. So pauwi na po kami, no? Papunta na po kami dun sa may Pangpang. At so pupunta po muna kami dun sa kabilang biscuit ni Parang Kanoy para magpakamagtakuma ng kanyang tilapia. Tapos pagkatapos dun, uwi na kami. At nga po, nandito na kami sa Pangpang at akyat na rin yung bangka ni Paring Kanoy. Maraming salamat ulit kay Paring Kanoy at syempre kay Mare. Kami uwi na ho. Thank you. Okay, tara. Sabay na kami ni ano, Paring Edwin. Tayo na din ang mga Christmas. Ayan, tara. Tayo nga ang mga tara, let's go. Tira tayo. Pare, selamat. Pare. Let's go. Woohoo! Tara na, uwi na tayo ng Lipa.
at harada. Ayos na ayos yung tandem ng magama. Ayos parang ito lang tsaka yung kanina natin. Kanina natin yung taga video. City Hall po ng Lipa at ang SM City Lipa. Ay. Dito na tayo sa Baysabang Highway. Ano po ang Sabang Highway? Alright. Medyo malapit na po kami. Mga kautol, so sa wakas nakarating na nga po kami dito sa may Lobista Homes Lipa. Ako, nagkahiwalay na kami ni paring Edwin. Hindi ko na alam kung saan sila dumiretso. Traffic kasi. So dapat talaga sado na lang kami, sa latag na lang kami dumaan at napaka-traffic pala dyan sa may likod ng katedral. Ang panahon ngayon, walang ulan mga kautol. Terminal ng tricycle. Naipit sa traffic si paring Edwin. Ha? Naipit sa traffic si paring Edwin. Oo. Lalo dito nung ano yun eh. Tara, nahanap ito. Diyan na sila. Ano sila? Mas maigay pa nga ako sa latag na tayo dumaan. Ang traffic pala doon. So yun mga kautol, tuwi na sila paring Edwin. Ang dairot o, oh. Itaba na nila dairot o. Yepre, ingat ha. Amat. Sa sarod ulit. Hello dairot. Ito nila dairot o. Ang taba nila ni Dairot. At yun nga po mga kautol, so nakauwi na nga po sila paring Edwin, no? So pinadalhan ko rin po siya ng isda, no? Yung ayungin tsaka yung tilapia para makatikim rin si Mare. So yun po mga kautol, so maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay hanggang dito po sa dulo ng aking video. So, gusto ko lang po magpasalamat po sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre ganoon rin po sa ating mga kababayan, mga OFW, sa ating po mga silent viewers, maraming maraming salamat po. At syempre sa mga sponsors po namin sa Team Kapanalig, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At yun po mga kautol, dito ko na lamang po pinuputol yung aking vlog. Mag-ingat po kayo palagi. God bless po and bye-bye.